Hi, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila to. It's ito, pag-usapan natin si Mr. Coco Martin. Kasi kahit saan ka pumunta sa social media platforms, sa Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ay pinag-uusapan po itong si Coco Martin. At yung kanyang teleserye na nagsimula lang last week, itong ang Batang Quiapo. At isa sa mga napahanga ni Coco Martin ay walang iba kundi itong veteranang kolumnista at tinagurian. Oh no, congratulations sa Coco Martin ha. Mabuhay ka. Oo. At title pa lang nitong nire-review natin si Toits kahanga-hanga na kaagad ha. Title pa lang 'yan ha. Kaya lang may katabing Willie reveal na may kaagad oh. May masamang intensyon kaagad to si Toits eh. Ang reyna ng intriga na si Christy Permin. Unang-una dahil sa pag-uugali ni Coco Martin at syempre yung successful airing ng teleserye nitong FPJ's Batang Quiapo. Doon sa kanyang episode sa Showbiz Now na ay napag-usapan ang kanyang kasamahan. Itong magandang pagtanggap ng tao sa naturang teleserye. Sabi ni Christy, unang tatlong gabi ay sobrang matagumpay yung pagpapalabas ng Batang Quiapo. Oo, eh Coco Martin yan. Alam po ninyo kasi, sa tulad namin mga probinsyano, eh probinsyano din po kasi ako eh. No, kaya lang, lumaki na ako ng Maynila. No? Pero probinsyano talaga, galing kami probinsya. Ano eh, iba yung ano namin eh, yung patronizing namin eh, yung patronize namin sa mga paghanga namin. Kasi sa amin po, sa, lalo na sa probinsya, no, nung bata ako, eh, talagang nakikinood kami, no, sa kabilang barangay pa ng telebisyon, no, at wala kaming ibang nakikitang bayani, no, na karakter, kundi si FPJ, no, so ang ginagawa namin, pag nalaman namin andyan si FPJ, pupunta sa, no, talagang kahit anong mangyari, kahit na maglakad kami pa uwi, no? Kahit gaano kalayo, pupuntahan namin si FPJ, no? So, yan kasi yung bunga ng ano eh, ng siyempre yung galing ng paggawa ng istorya na ika nga, nagdudulot po ng inspirasyon yan. Lalo na po sa mga taong nasasadlak po sa kahirapan. Eh, ganun po kasi sa amin eh, sa lugar din namin. That's why, pag nakita namin ito na may Batang Quiapo, FPJ, alam po ninyo, napakalaki po ng hatak kasi nung pag sinabi mong may pangalang FPJ. No? So, dito naman kay Coco, maliban dun sa kanyang successful na probinsyano na tumatak, eh, whereas FPJ din, eh talagang ano na ito, ano na rin siya, no? Nahawahan na siya nung kalibre no? Ng isang Fernando Poe Jr. Kasi ang tao, ano na eh, aminana namin si FPJ. Actually, hanggang ngayon, pinapanood po sa mga barabarangay sa probinsya ang mga pelikula po ni Fernando Poe Jr. Kaya ganun po siya. At ibang-iba talaga ang karisma ni Coco Martin pagdating sa teleserye. Pero ang labis na hinangaan ng kolumnista ay ang mabuting loob nito sa kanyang mga kasamahan na mismong si Pen Medina ang nagsiwalat. Tingnan niyo mga kaibigan ha, yung mga tulong na naibigay ni Coco Martin, hindi nang galing sa kanya. Wala kayong narinig mga kaibigan na kesyo tinulungan ni Coco Martin itong taong ito, tinulungan ni Coco Martin itong taong ito. Hindi po ganun yung nangyayari. Ang nangyayari, yung mga taong tinulungan niya, yun po yung mga nagsasalita. Oo, parang style din kasi ni FPJ si Coco Martin eh. Oo, si Coco Martin kasi parang siyempre inspirado din yan kay FPJ, no? So, para sa akin, malaki po ang impluensya talaga ni FPJ dito sa pagkatao ni, ano, ni Rudel Nacianceno o ni Coco Martin. Napakalaki. Kaya, minsan, ano rin eh, nasa hinahangaan mo rin talaga eh. Diba, kung meron kang tiningalan tao, parang yung kung ano siya, gagawin mo rin eh. Diba, kung ano yung na-inspire kasi si FPJ nung namatay, naglabasan yung mga taong, pasensya ka na Rani, sabi mo wag kong sasabihin na tinulungan mo ko, pero kailangan malaman ng mga tao na ikaw ang tumulong sa akin, di ba?
Ganon yung ano, ganon yung mga tao. That's why itong si Coco Martin ganon din, no, sa kanyang mga ginagawa, 'di ba? Napakahusay nung kanyang direksyon, 'di ba, sa buhay, dahil na nagkaroon po siya ng paghanga sa mga karapat-dapat na tao. Meron siyang good influence, no? Maganda ang naging impluwensya sa kanya ng isang nag-iisang the king of Philippine cinema. Doon po sa MediaCon ng Batang Quiapo ay inamin ng veteranong aktor na napakalaki ng naitulong ni Coco sa kanyang pagpapagamot at pagpapagaling. Ang sabi ni Pen Medina, yung pagpapa-hospital niya nung naoperahan siya sa spine, spine po. Pinakamatinding tumulong daw sa kanya ay itong si Coco Martin. Kaya nung lumabas daw siya mga early August, ay nag-text itong si Pen Medina dito kay Coco Martin para magpasalamat. At ang sagot ni Coco Martin, Tito Pen, malakas ka na ba? O, taping tayo para hindi ka mainip sa bahay. O yun yung sabi ni Coco Martin. Kaya ramdam na ramdam daw ni Christopher Min itong paggalang ng aktor sa kanya mga senior actors. At itong talagang pagtulong niya ay busilak. Yun na nga. Again, nasa ano kasi yan eh, nasa impluensya eh. Pagka ang nag-impluensya sa'yo, palasumbat, most likely magiging palasumbat ka rin sa tingin ko. Oo. Pero ito si Coco, tahimik eh. Di ba? Oo. Ngayon, siyempre yung mga tao, dahil sa labis na kagalakan kasi ng tao, hindi mo mapipigil na sila mismo overjoyed, no? Yung mga tao ang nagsasabi na, maraming salamat kasi siya talaga ang tumulong sa akin. No, may ano yan parang protocol by nature, di ba? Na hindi mo kailangan idikta sa isang tao na pasalamatan mo naman ako. Kusa. Kasi kusa din sa loob niya yung pagtulong. So kusa din yung pagpapasalamat. Ganun po kasi. Pero tingnan mo, pag napilitan kang tumulong, parang napipilitan din magpasalamat ng tao. Parang si Coco kasi ganito, whether magpasalamat ka sa akin sa hindi, okay lang. Ang importante, nakatulong ako. Di ba? So, ganun yung pasok sa isipan itong Coco Martin. Ano? Para, di ba, makatulong ng busilak, ang layunin sa kapwa-tao. Aling sa puso. At ang pagtulong ni Coco Martin kay Pen Medina ay talaga namang hinangaan ng ating kababayan, at halos kasabay yan nung issue na ito namang si Willie de Villame ay nanumbat dun sa mga natulungan niya. So halos magkasabay yung pangyayari. Sabi ko na titira to na. Titira ng Willie de Villame bigla . Loko talaga to si Toits . Alam mo, gusto kong kausapin ngayon si Kuya Will, ha? Dahil sa mga ginagawa mo, Toits, ito ngayon, Hello? Hello, Kuya Will? Hello? Kuya Will? Hello? Kuya Will, nandito na ako. Okay. Partner, walang problema, si Willie Revillame ito, kilala mo ba ako? Opo, kilala kita, Kuya Will. Si Willie Revillame ito, bibibigay ako sa'yo. Salamat, Kuya Will. Huwag kang magmumura. Hindi, si Toits lang. Kilala mo ba ako, si Willie Revillame? Oo. Si Toits, Teka, saan po, ano po ang pangalan nyo? Toits po, Batang Maynila. Hello? Si Toits po. Nanonood ba kayo ng GMA 7, yung Wawa Win? Hindi po, alam ko na lumipat ka na ng All TV. Sa All TV kami nanonood. Ako po yung host, kilala nyo ba ako? Opo. Ano po ang pangalan ko? Walang yaka, naputol-tuloy si Willie Revillame, Loko talaga to si Toits kasi, alam mo, Toits, pakanam mo lahat ng ito, Toits, wala ako dyan, labas ako dyan. Na nagpasalamat itong si Pen Medina dun sa MediaCon ng Ang Batang Quiapo at dun sa panunumbat ni Willie Revillame. Alam naman natin, dun sa panunumbat ni Willie Revillame, ang mga sinumbatan niya, itong si Christopher Min, si OG Diaz, at itong si Gab Valenciano, no? Blind item pa nga dati.
binline item pa ni ano ni Willie de Villame. At ito, hindi naman natiis ni Christopher Min na maglabas ng sama ng loob. Kaya hindi maiwasan na maikumpara itong si Willie de Villame dito kay Coco Martin. Oo naman, syempre, no? Kasi alam mo, ito, naalala ko yung sinabi ni ano eh, ni Joey De Leon, no? Na attitude na kasi talaga ni ano to, ni Kuya Will, no? Na ganyan nga, no? Medyo may pagkayayabangin din talaga, at iba nga ano, no? So, katulad nung kay Don Pepot, ha? Eh, nilait daw niya yun doon sa pagkakatanda kong sinabi ni Joey De Leon, no? Na hindi siya hindi man lang daw siya natawa kay Don Pepot, no? So, ibig sabihin, talagang ano, no, mayroon talagang attitude na hindi magugustuhan, no? Nang kaya nga siguro yung mga kasamahan naiwan at siya na lang mag-isa yung nagsulo. Oo, siya na director, siya lahat, no? Stage, siya lahat, siya nagdidikta. Kasi ganyan yung pag-personality niya, eh, siya lang mag-isa, gusto niya. Oo. Eh, at least, maswerte siya na naging successful naman siya to AIDS, diba? Kahit na ganun, no, na kinupal niya lahat yung mga, kinupal tuloy, yung mga dati niyang mga, diba? Si Randy talaga ang masikat sa kanila, eh. Oo, eh, kinupal niya si Randy Santiago. Ayun, si Randy na pag-iwanan. Pero syempre, tinutropa-tropa ni Willie yun para pambayad konsensya din yun, eh. Loko kasi to, it's eh. Ah, sa kasabi pa ni Christopher Min, meron daw silang kasamahan ng ospital na hanggang sa mamatay ay tinutulungan ni Coco Martin. Ang ginawa raw ni Coco Martin ay talaga nagpaminit siya magpadala ng tulong sa kasamahan. At yun daw ay walang sabi-sabi. Oh. Kasi gano'n naman po talaga, di ba? Kapag gusto nating tumulong, hindi mo na kinakailangang i-broadcast. Di ba? Hindi katulad ng ginagawa ng mga vloggers. Tumutulong talaga ng mga pagtulong naka-video. Oh. Kasi somehow naman to, eh, syempre, doon din na kinukuha ng mga vlogger yung kanilang, ika nga, di ba, pansustento din. Ako, hindi ako tutol doon sa ginagawang content ang pagtulong, although syempre sa iba hindi maganda yon. Kaya lang kung wala naman sila may co-content to AIDS, wala silang pambawi. So sa akin okay lang kahit kumita sila ng 1 million tapos o 10 million tapos meron silang 10 taong natulungan at hindi man lang sila gumastos ng 1 million, at least kahit papaano to AIDS merong nag-effort mga kababayan, ano, na magmalasakit at tumulong sa kapwa, dahil kailangan talaga natin yan, eh. Hindi ka makakatulong kung wala ka rin talagang pantulong, no? Kaya kailangan po talaga natin yan, oo. Ewan ko kung napanood niyo isang vlogger na tumulong at kesyo ano raw yung nakatira dun sa ilalim ng ano, ng tulay. Ay, blind items yan to, AIDS, ha? Baka naman sabihin nila, ako yon. Hindi, no? Hindi po ako yun yung tinutukoy niya. At saka, alam po ninyo, naranasan ko rin naman po na magkawang gawa, lalo nung pandemya. Hindi po sa akin galing ang pera, eh. Galing po sa mga tao, no, na ikaw nga, pinag-ambag-ambagan namin. Mali, wala naman ako maiambag talaga kung tutusin. Napag-ambag-ambagan namin at nakapamahagi po kami ng mga relief goods, no? So, kailangan ko pong ipakita yon primarily kasi may mga tao pong nag-share. Wala po kasi akong pera. Hindi po ako kasing yaman nito, it's na maraming views at saka ng ibang vlogger, no? So, ako talaga, with all honesty, talagang pinapakita ko sa tao na ito lang ako, mahirap lang ako, no? So, kung gusto niyo pong sumama sa akin, ipapatunayan ko na yung inyong inambag ay makakarating sa tao. That is why. Pero to, it's hindi kumita. Walang kinita na kahit ni Cinco siguro, kung ewan ko kung nasa na yung mga video, no? Actually, ito, it's hindi kumita kasi nga nakablock yung Facebook ko dahil sa dami ng mga DDEBs at pulangaw na nag-report ng page. So wala talaga, no? Bottom line, masaya ako na natupad ko yung mission ko, no? Dun sa mga tao na yon at syempre dun sa mga tumulong to AIDS, di ba? Yung pamilya, gusto niya raw maalis dun dahil naawa daw siya.
So ang ginawa nitong vlogger na ito, umupa ng bahay. Sabi niya isang taon niya raw babayaran yung ano, yung upa ng bahay. Yan nangyari, nalaman nung tinulungan niya na ang binayaran lang pala isang buwan. O di kinabahan. Kinabahan itong dating nakatira dun sa ilalim ng tulay. Sabi niya, naku, ba't isang buwan lang binayaran ito? Kala ko ba isang taon? Ay, ang sabi nila, gusto na lang nilang bumalik dun sa dati nilang tinitiran sa ilalim ng tulay. Eh nangyari, nagbigay ata siya, hindi ko alam kung magkano. Eh yung content ng vlogger, kumita ng ng libo-libo. Ibig sabihin, yung pagtulong nila, syempre, ang kapalit nun, yung kita nila dun sa kanilang pagbablog. Tama nga naman, oo. Kung sino man yun, napakawalang konsensya naman nun. Diba ang usapan isang taon tapos yung pala diba panluloko na yun to. Arrest assured to it, hindi nangyayari sa akin yan at hindi mangyayari sa akin yan dahil ako mismo mayroon pa akong last mission to it no. Kami dito sa vlog ko nakapag-share ako ng wheelchair na kung ano mang mga gamot no dahil yun sa tulong ng mga followers ko rin. Yung mga kasamahan ko dito sa vlog ko. Kasi kasamahan ko yung mga yan eh. So, meron pa kami yung huling mission, yung pagpapa-opera po dun sa bata na meron pong yung labas po yung bituka. Colostomy. So, yun. Kailangan ko ulit yun ipakita sa mga tao kasi nga, meron na tayong nakalap. No, kinalap kasi natin yung pera. Hindi pwedeng hindi nila makita dahil 'di ba? Pera nila 'yun eh. Nasaan na? Baka isipin naman ng mga tao na na binulsa natin. So, kahit na magpasanggang sa huli, kailangan i-prove mo, no, na makita nila. Dahil syempre, para hindi ka pagdudahan ng mga taong sumusuporta sa iyo. Ganun kasi 'yung purpose nung para sa akin to, AIDS. So, 'yung mga ganung klaseng tulong parang parang pananamantala. Hindi po 'yung tunay na pagtulong kasi biro mo tutulong ka. Halimbawa, bigyan mo 10,000, upahan mo 'yung bahay ng 1,500, o di meron kang inilabas na ano, siguro bigyan po ng pagkain. Siguro naglabas ka pinaka 15,000. Eh magkano kinita mo sa YouTube? Magkano kinita mo sa Facebook? Sobra-sobra pa. So, ginamit mo lang 'yung tao para kumita ka. Hindi po 'yan 'yung tunay na pagtulong. Di katulad ng ginagawa ni Coco Martin na tumutulong siya walang sabi-sabi, hindi na kinakailangan i-broadcast. Meron din akong kakilalang ganyan mga kaibigan. Alam nyo ba nung yung motor ko maririmata na dahil wala na akong panghulog. Pinost ko yun sa aking YouTube. Sabi ko baka may gusto sa inyong sumalo. Alam nyo ba na merong tumawag sa akin at ang nangyari sinagot niya yung hulog hanggang dun sa matapos, mga kaibigan. Congratulations sa iyo, Toits, di ba? Mabuhay ka kung ganun, di ba? Pero siyempre, sa mga katulad sa amin, wala naman sumasagot ng... Teka nga, mali yung napindot ko, Toits, ha? Yan. Actually, gusto kitang palakpakan sana, Toits, no? Oo, yan. Yan. Congrats, Toits, ha? Maraming salamat sa tumulong sa iyo. At nailigtas mo ang iyong motor. Parehas kasi tayo, no? Ako rin naman, talagang ika nga, hikahos din laang, no? At hindi akalain na magkakaroon ng papel dito sa social media. So, maraming salamat at may, ganun talaga, along the way, may mga mabusilakang tao, may mga busilakang puso na masasalubong mo nang hindi kahit hindi mo hingian yan. Nagkukusa. So, kailangan mo lang din siyempreng ipaalam sa kanila kasi paano nilang malalaman na kailangan mo ng tulong kung hindi mo naman sinasabi o hindi mo pinapaalam. Diba? So, yun, in the sense, hindi mo sinabi, no? Pero, kumbaga, unawa na ng tao na kailangan mo ng tulong and dumating ang tulong, no? Siguro, mabait ka to, it's, no? Sa totoong buhay. Oo, pagtulog. Siguro to. Biro lang. Di ba, ang mga mabubuting tao talagang pinapadalan din niya ng anghel sa lupa. Oo, ni Lord. Di ba, to AIDS? Oo. Ibigan, yun ang matindi. Talagang full payment ang itinulong na itong taong ito. Pero sabi niya, huwag mo nang ibubroadcast. Huwag mo nang sabihin kung sino yung tumulong sa'yo. Ha? Yan po yung yung tunay na pagtulong. Ha?
Napagamat hindi ko sinabi, kilala ng mga Esconians kung sino yung tumulong sa akin. Oh. Ganun po yung pagtulong, hindi mo na kailangan sabihin. Ganun si Coco Martin. Ayan yung nakita ni Christy Permin. In katulad ng iba, tutulong pero isusumbat. Ha? Hindi kaya si Isko yung tinutukoy mo, parang to it's. Mukhang si Isko yung tinutukoy mo. Napakalayo daw, napakalayo ng pag-uugali ni Coco Martin dito kay Willy Revillame. Kasi alam niyo mga kaibigan, nung binanggit ni Willy Revillame yung mga sinabi niya, yung mga binigyan nito si Christy Permin ng kondo, binigyan ng kotse. Eh ito palang mga ito mga kaibigan, lumalabas, hindi bigay. Ah, kung mapapanood niyo sa programa ni Christy Permin, yung mga bagay na yon na sinabi ni Willy Revillame na ibinigay niya, eh actually hindi ito bigay kasi ito'y pinagtrabahuhan ni Christy Permin. Sinungaling pala talaga si Kuya Will. Sinungaling ka pala, Will, eh. Ba't sabi mo, bigay? Bigyan kitang jacket, eh. Sinungaling pala to si Will, eh, di ba? Ano ba naman yan, Will, oh? Ano, bibigyan sana kita ng jacket, Will, pero sinungaling ka pala, eh. Ha? Kumbaga parang kapalit ito nung serbisyo. Meron silang transaksyon, kaya naman naibigay ito kay Christy Permin. At matindi pa nito, mga kaibigan, yung kondo na isinusumbat ni Willy Revillame, actually, hindi naman pala ito na-transfer kay Christy Permin o sa anak ni Christy Permin. Wala pong ganun, kasi sabi nga ni Christy Permin, paano ko isusoli sa ito? Wala naman dokumento. Kasi ang nangyari, wala na, umalis na si Christy Permin doon sa kondo, eh. Para lang matigil yung usapan, eh. Kasi kung tutuusin, eh, big time naman to si Christy Permin, eh. Kung gusto niya bumiling kondo, kahit ilan, kaya niya bumili. Oh. Pero para lang matapos na, iniwan niya yung kondo. Problema, paano niya isusuli? Hindi naman naging kanya. Kasi nga, walang dokumento. Oh. So parang ano lang, ano? Sponsorship yun, X deal, no? Parang X deal kasi yun, eh. Now, bottom line, kasi para wala na masabi si Willie, ganun kasi, parang toits, eh. Yung mga tao kasing mahilig manumbat, nalilimutan nila na kung ano yung hiningi nilang kapalit dun sa kanilang ibinigay mula simula, di ba? May mga ganyan talaga, kaya nga, gustong-gusto ko sana makabangga ulit ni Willie yung makisaw sa ulit si Joey Dill yun, eh. At nagkapatawaran na sila, nagsorry-sorry na, wala na, yung lamat, eh. Soba na yung lamat ng relasyon nila bilang magnanay, di ba? Kumbaga, grabe yung ginawa ni Willy Revillame na sobrang nasaktan itong si Christy Permin, pati na yung kanyang pamilya. At ito raw ay pambansang kahihiyan, yung sabi ni Christy Permin. Kaya naman dahil dito sa lumalabas na mga pagtulong ni Coco Martin na patago na hindi binobroadcast at hindi sinusumbat, talaga na mga napahanga itong si Christy Permin dito kay Coco Martin. Oh, syempre naman. ako din naman, humahanga din naman ako kay Coco, eh. Di ba, paring Cox? Pare ko yan, hindi nga lang kami magkakilala. Di ba, paring Cox? Yan ang problema kasi, eh. Nung minsan iyayaya niya ako, sabi niya, Brad, pasok ka sa probinsyano, bibigyan kita ng mainstay, ikaw ang alalay ko. Ang sagot ko kasi, nagpakipot pa ako, parang toid, sabi ko, pumikit din ako, parang katulad ng pagpikit mo. Sabi ko, Brad, hindi pa ako handa, pag-iisipan ko muna. Yun, hindi ako natuloy. Sabi niya, siguro sa loob niya, isip ka pa ng isip, wala ka namang isip. Marami po talaga, marami pong natulungan. Kung napanood nyo po yung media conference ng AFPJ's Batang Kapo, halos lahat po sila ay talagang hangang-hanga kay Coco Martin kasi napaka low profile. Hindi mo makikitaan ang yabang. Hindi raw katulad na itong isa na halos yung kanyang mga tauhan, halos murahin. Oo, no. Ganyan talaga si Willie kasi.
Kaya minsan, syempre, nakikisangayon ako sa'yo kasi talagang totoo naman eh. No, syempre, ano siya eh, syempre, isip niya talaga, eh, hindi, wala na akong kalibel. Diba? Ha? Mula ulo hanggang paa. So, ganun daw, kaya bang, itong isang personalidad na ito, na ibang-iba dito kay Coco Martin. Kaya naman na sabi ni Christopher Min, itong si Coco Martin ay patuloy na pinupuno ng biyaya ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. At para na rin tuloy-tuloy ang kanyang pagbabahagi ng mga tulong sa mga nangangailangan. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga ano, yung mga artista diyan sa ano, sa FPJ sa Batang Kapo. Kung sino-sino tingnan niyo, sino-sino mga maliliit na tao, maliliit na pangalang Oo, kasi nga gusto nga makatulong, no. Tayo naman ay humahanga po, no. Kay Rudel Nacianceno, no. Maraming salamat sa iyo, Sir Rudel Nacianceno, no. Sana mapansin mo rin ako, no. Balang araw, no. Kahit gawin mo na lang akong tagapunas ng puwet ni Tuit sa Batang Quiapo, okay na sa akin yun. Kukuha niya para matulungan. Tapos eh, biberahin itong ano, isang grupo. Yung isang grupo nagmamalinis. Oh, bititirahin mo, sasabihin mo, iboboykot mo yung Batang Quiapo. Eh, naku. Yung teleseryang yan, eh maraming napapasaya at maraming natutulungan. Tingnan nyo na lang kung paano siya sundan ng mga tao. Oo, oh, oh. Kaya yun yung pinatutungkolan ni Paring Toids eh. Yung mga, syempre, may mga nag-convert, ba diba? So, syempre, iba-iba po tayo ng pananampalata at paniniwala. So, eh sana, maging aral na, no? At matapos na rin yung issue na yan, ba diba? Para makapagsimula na rin tayo ng new life. Tapos, bibirahin ninyo. Bakit? No, magka. Magka na. Meron ba nagsusun sa inyo para siraan itong PJ's Batang Quiapo? O inggit-pikit lang kayo. Baka gusto mag-extra. Baka gusto mag-extra nito kaya nagreklamo. Nako. So yun lang mga kaibigan. Napakagandang halimbawa itong ginagawa ni Coco. So hindi tayo na ano ah. Linawin lang natin. Hindi ako nahigit kay Coco Martin. Nanghabol ko lang talaga. Siyempre. Eh, di ba? Maswerte tayo pagkalip sinabi niya. O ma, balik ka dito ah. Magguardya ka sa akin, eskortan mo ko araw-gabi, di ba? O di may sahod ako. Martin, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na gustong tumulong, wag po tayo gagaya dun sa isa na tumutulong pero nanunumbat. Dapat ang pagtulong po natin bukal sa puso at hindi tayo humihingi ng kapalit. Tapos na kaagad. Oh, narinig nyo naman po, siguro tama po dyan si Toits, no? Siyempre, marami naman po talagang natulong din na hindi nahingi ng kapalit, di ba? Pero marami po naninigurado. At siyempre, isa na dyan, kumbaga, may iba na yung ano eh, iba na yung, di ba? Meron kang pinangahawakan. Kaya sa lahat po ng mga bago dito sa aking channel, kung meron po kayong ibang pananaw at palagay sa talakayin ito, comment down below lang po dito sa ating comment section at nagpapasalamat po tayo. Of course, sa inyong pag-share nitong video ha, pagla-likes pa at pag-subscribe. Diba? So, salamat po. At mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo. At magkita-kits ulit tayo next time, mga kababayan. Oo. Salamat! Bye for now! Paalam! Bye-bye!